Ephesians chapter 2 verse 4 to 7 says, "But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ, and by grace are ye saved, and had raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus." Hallelujah. At isa pa pong verse sa sunod na chapter, mga kapatid, Ephesians chapter 3 verse 10 to 12. "To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord, in whom we have," sabay-sabayin natin basahin, "we have boldness and access with confidence by the faith of Him." Kaya po ay sandali, mga kaupo, mga kapatid. Hallelujah. Sa umagang ito, nais tayong i-encourage ang salita ng Panginoon, mga kapatid. You can rise above your circumstances. Sabihin mo nga yun sa iyong katabi ngayon, you can rise above your circumstances. Anuman yung iyong pinagdadaanan sa buhay, anuman yung dinadala mo ngayon, mga kabigatan, mga pagsubok at mga suliranin, ang sabi ng salita ng Panginoon, you are seated with Jesus in heavenly places. Tayo, mga kapatid, ay kasama ng ating Panginoon. At ang sabi niya, kung ano ang posisyon ng ating Panginoon, He is above all principalities and powers. Dahil tayo ay katabi niya, mga kapatid, in heavenly places. Ang ating posisyon bilang member po ng Iglesia ng Panginoon by the faith na ibinigay sa atin ng Lord, by the grace na Kanyang binigay sa Kanyang kaligtasan na i-provide, tayo, mga kapatid, ay above all principalities and powers. Dahil ang Diyos natin, mga kapatid, Siya ang ating kakampi. Kailanman ay hindi niya tayo iiwan, kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Sabi, mga kapatid, ng Ephesians chapter 2 verse 4 to 7, ang ating Panginoon ay rich in mercy. Siya, mga kapatid, ay may great love para sa atin. Tayo, mga kapatid, minsan pa'y sinasabihan ang salita ng Panginoon na anumang bagay ang sa palagay mo ay malayo ka sa Panginoon sa umagang ito. Sabi po ng kanyang mga salita, He is a God who is rich in mercy and He has a great love for you. Sabi nga, walang kahit na anumang ginawa mo sa buhay mo ang maaaring makalagpas pa doon sa pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Laging mas angat, laging mas higit, laging mas malawak, laging mas malalim ang pag-ibig ng ating nag-iisang Diyos para sa iyo, kapatid. At ang sabi ng Bible, pag ikaw ay lumapit sa Diyos, Siya ay lalapit din naman sa iyo. He has quickened us together with Christ. Ang Panginoon ay na-resurrect, mga kapatid, at yung resurrection power na nagkaroon ng ating Panginoon, tayo man din ngayon ay may resurrection power, mga kapatid, sa pamamagitan po ng Kanyang banal na Espiritu. Pag tayo po ay may resurrection power, ibig sabihin, ang mga bagay na namatay sa ating buhay, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Panginoon, di kayang ibalik ng Diyos, kaya niyang i-revive, kaya niyang buhayin, kaya kanyang i-refresh sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah. He has made us to sit together in heavenly places in Christ Jesus. And to ages to come, that in the ages to come, ipapakita ng Diyos sa atin ang riches of His grace sa Kanya pong mabuting kalooban, mga kapatid. Ang grace ng Panginoon, ang Kanyang biyaya, araw-araw po natin yung mararamdaman, mga kapatid. At hindi lang Siya basta gracious, Siya po ay mabait, Siya po ay mabuti sa atin, mga kapatid. Ang Panginoon ay hindi kagaya nating mga tao, na tayo minsan ay mabuti lamang doon sa mga tao mabuti sa atin. Minsan mabait lang tayo doon sa taong mabait sa atin. Pero ang salita ng Diyos ay nagpapahayag that He has exceeding riches of grace in His kindness through Christ Jesus. At lastly, mga kapatid, in Ephesians chapter 3, ang sabi po ng Bible, napakasarap po malaman ang katotohanan, mga kapatid, that we are seated together in heavenly places in Christ Jesus. Dahil sa iba po further in Ephesians chapter 3 verse 10 to 12,
now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church. Na malaman daw natin sa ngayon, mga kapatid, kung ano ang posisyon natin, mga kapatid. We are above all principalities, mga kapatid. Ibig sabihin, yung kaaway natin, mga kapatid, kung si Jesus Christ ay tinutuntungan niya ang kanyang mga kaaway, tayo man din, mga kapatid, tayo ay above every circumstances. Tayo man din ay nakatungtong doon sa tinutuntungan ng Panginoon, mga pagsubok, mga problema, mga bagay na hindi mabuti sa mundong ito. The Lord is above it, mga kapatid. And we are seated in heavenly places with Him. And because of that, sa umaga ito, lagi natin tandaan itong apat na word na to. We have boldness, we have access, we have confidence by the faith of Him, mga kapatid. Sa umaga ito, malaya kang magpuri sa Panginoon. You have the boldness to approach the throne of Jesus. Dahil ikaw ay mahal niya, at ito'y pinatawad niya sa iyong mga kasalanan, wala nang anumang hadlang. You have access, may confidence ka, dahil ang banal na dugo ng Panginoon na ang tumubo sa iyo, mga kapatid. And you have the faith of the Lord, mga kapatid. Anumang bagay na imposible sa iyong buhay, anything with Jesus is possible, mga kapatid. All things are possible. All things are possible. And today, we will not be afraid, mga kapatid. Hindi tayo matatakot sa mundong ito. Hindi tayo matatakot sa anumang circumstance na nandoon tayo. Because tunay nga, mga kapatid, because we are seated with Jesus in heavenly places, we can rise above our circumstances. Tayo lahat ay tatayo, mga kapatid. Hallelujah! Palakpakan natin minsan sa Panginoon. Jesus, sa ating pong devotion, mga kapatid, tayo po ay dumulog minsan pa sa Panginoon sa ating personal muna na pagnalangin, and then we will pray together as a church. Minsan pa, dumulog tayo sa Panginoon with boldness, with access, with confidence, with faith, mga kapatid, because without faith, it is impossible to please Him. So, umaga ito, malaya mong dalhin ang iyong pananampalataya sa Panginoon at hilingin ang mga bagay na alam natin na inilaanan niya para sa iyo. Hallelujah. 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 Salamat sa patuloy na encouragement ng Panginoon sa kanyang mga salita. Pinapaalala sa atin ng Lord na kapatid, hindi ka talunan sa mundong ito. Kapatid, hindi ka mahina. Ang Diyos ay kasama mo palagi. Ang Diyos ang iyong kalakasan. Siya ang iyong kagalakan. Siya ang iyong banner of victory. Tayo ay mananagumpay, mga kapatid. And we thank the Lord. Dahil ito ang kanyang kalooban sa kanyang mga anak. Para magbago ang ating point of view sa ating mga buhay. To be walking in His favor and graces. To be seated with Jesus in heavenly places, just like heaven on earth. At sa umagang ito, mga kapatid, idudulog natin sa pananalangin ang mga prayer requests ng ating mga kapatid. We declare as a church, through Jesus, that we are walking in His favor and graces. At sa umagang ito, ang ating mga sasampitin sa pananampalataya, alam natin ito'y may katugunan na